Lumipad na patungong Saudi Arabia si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa isang summit. Bago umalis, nilinaw muna ng Pangulo ang issue tungkol sa suspensyon ng implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund. Git niya, tuloy ang pagpapatupad nito. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Kasado pa rin daw ang Maharlika Investment Fund. Yan ay giniit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng suspensyon ng implementing rules and regulations ng batas. Naaalarma raw si Pangulong Bongbong Marcos sa balitang ipinatigil muna ang pagpapatupad ng Maharlika Investment Fund. Base kasi sa memorandum na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, pinasuspindi muna ang implementing rules and regulations ng naturang batas. Sa kanyang departure speech bago tumulak pa Saudi Arabia, nilinaw ni PBBM na tuloy pa rin ang pagtatatag sa Maharlika Investment Fund. The organization of the Maharlika Fund proceeds apace. And what I have done though is that we have found more improvements that we can make specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund. Sa katunayan, target pa rin daw itong gawing operational ng pamahalaan ngayong taon. The concept remains a good one and we are still committed to having it operational before the end of the year. So we should not misinterpret what we have done as somehow a judgment on the rightness or wrongness of the Maharlika Fund. Paliwanag pa niya, nais lang nilang maging close to perfect ang pagpapatupad sa kauna-unahang sovereign wealth fund ng bansa. Una riyan, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na pinaaaral pa ni PBBM ang IRR ng MIF para matiyak na magagamit ang pondo sa pagpapaunlad at pagsiservisyo sa publiko. Pinasisiguro rin daw na may nakalatag na safeguards para naman sa transparency at accountability. July 18 ang lagdaan ng Pangulo ang Maharlika sa kabila ng mga batikos. Samantala, tumulak na ang Pangulo pa Riyadh, Saudi Arabia para dumalo sa ASEAN Gulf Cooperation Council o ASEAN GCC Summit. This summit will serve as an important platform for the Philippines to highlight the need for cooperation in energy and food security, logistics, supply chains, digital information, the free flow of goods, people, and services, as well as the enhancement and protection of the rights, of course, of our overseas workers. Bukod sa summit, haharap din siya sa Arab businessmen kung saan planong ilako ang Maharlika Investment Fund. Magkakaroon din ng meet and greet ang Pangulo sa Filipino community sa Riyadh. Pagkatapos ng mga aktibidad bukas, Oktubre 20, inaasahang lilipad na pabalik ng bansa si PBBM. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.